Ipapakita ko sa iyo. Ano? Anong papakita mo? Doon sa loob. Tara sa loob. Alam ko na yan. Pangit yan. Basta ikaw magpakita pangit. Tingnan mo. Lahat na lang sa iyo. Pangit. Dalihan mo na. What's up, guys? Your F1 is back. Guys, ngayon, meron akong naisip na challenge para sa amin ni Kuya Aaron. So, kasi siya, hate niya yung mga challenging or mga challenge na kalokohan. I mean, halimbawa, challenge itumalun sa pool, mga ganun. Hate na hate niya yan. Eh, si Kuya Aaron kasi, wala dito. Nandun sa labas. Ganto kasi yan, guys. Bago ako mag-video, hinanda ko na yung aking recipe. Ang gagawin namin ay extreme pabobohan challenge for today's video. Papakita ko sa inyo, guys, yung ginawa ko. Ang ginawa ko kasi, para hindi niya mahalata. Nandito ako, nagtatago ako dito. Yan, baka ganyan ako. Gagawa-gawa akong ganyan. Tapos, ang ginawa ko, itinago ko yung ginawa ko dito. Yan. Pagbukas nyo, yan. Nawawalan ako ng utak. Nawawalan ako ng utak ngayon, guys. So, yun, pupuntahan natin si Kuya Aaron. Kunwari, ano lang tayo. Kunwari, mag-random vlog tayo. Tapos, bigla natin papasok. Ah, nagbago na pala yung isip ko. Magpabubuhan challenge na lang tayo. O kaya, ang gagawin ko, para hindi niya makalata, yayayain ko siyang pumasok. Tapos sasabihin ko, meron akong naisip na vlog for today's video. So, ayun guys, labas tayo dito sa may likod kasi yung pinto sa harap ay hindi ayos. Yayayain natin siya at hindi natin papayagan na umayaw si Kuya Aaron. Nandito ngayon si Kuya Aaron. Naririnig ko naglalaro siya. Nagsiselfone. Ayaw, wow! Paupo-upo ka na lang dyan ah! Napakaseryoso mo dyan ah! Baka naman, share your ano, laro-laro dyan. Anong laro yan? Anong ina? Anong inaantay mo? Nagsiselfone ka nga lang eh. Hinihintay ko yung ibong ko, nawawala eh. Kawawa naman. Kanina pa yung nawawala, di ba? Kawawa ka naman. Ay, ganito kasi. Tigil mo na muna yan. Meron akong naisip for today's big jaw. Uy! Hindi nakikinig to. Busy-busy sa ginagawa niya. Akala mo naman. Magulo, malapit na ako. Nanalo na ako. Ipakita mo naman yung nilalaro mo. Teka. Nagugulo ako sa'yo eh. Hindi ko tuloy maano eh. O yung tinira. Oh. Alam mo ba yung laro niya? Pag grade 5 yan. Ano? Ano? Pera. Papasok sa Gcash. Huwag ka magulo. Magpapakadalubasa na ako dito. Kadalubasa? Galing mo. Galing daw. Pakita mo nga. Galing, no? Sabi mo dali. Tinira lahat, eh. Patingin? Yung ganito, tinira, eh. Ah! Tinira! Talo ka na. Dali, pera muna ako. Pera muna ako! Lo! Hindi ko na natatapos, ah. Marapit na ako makakuha ng gold. Meron muna kasi tayong gagawin. Maganda to. Naisip ko, kesa naman nakatambay tayo, nag-aantay ng ibon na hindi na ba... Wala ka maglinis ka ng bahay. Ay, naglinis ako ng bahay. Kesa nga wala nang, ano, wala naman dumadating na ibon. Mag-tiktok ka. Pang mag-tiktok. Kesa nga, ano, wala tayo ginagawa, tayo ay mag-vlog na lang. Ibon mo nga tayo na. Uy. Maasa pa sa nababalik mo. Woo! Paano daw yan? Woo, kasi woo. Gawin mo, hindi yung woo. Baliw na siya dun sa nilalaro niya. Dali na, may papakita ko sa'yo. Napakaganda. May papakita ko sa'yo. Ano? Anong papakita mo? Dun sa loob. Tara sa loob. Alam ko na yan, pangit yan. Basta ikaw magpakita, pangit. Tingnan mo. Lahat na lang sa'yo, pangit.
Dalian mo na! You will regret kapag hindi mo na ano. Kapag hindi mo na subukan, dali na. Ang ano? Tara nga muna sa loob para ma-explain yun sa inyo. Yun! Oo, pala na si Kuya Eron kung saan nilalaro niya. Alam niyo ba yung larong yellow, yun? Yellow, yellow. Yun! Parang lemon to eh. Lemon? Si Kuya Eron na mapaliw na guys. Yung, bumabalik sa pagiging na, ano. Ang galing, tinira lahat ng ref. Uy, ayun! Ano yun? Ibon mo na ata yun eh. Baka ginigaya lang ng ibang ibon para hulubin ka. Ay, ganun ba? Baka nga nakain na ng malaking ibon, wag kayang umasa. Diyan lang yun, baka namasyal lang, nagre-relax. Alam nyo guys, yung ibon niya kasi, kaninang umaga, di ba bukas yung bintana mo? Namatay, ano ba yan? Daldal mo kasi, yan tuloy. Ayun, ibon mo na ata. Ayun! Ayun yung ibon mo! Nasa bubong! Oh my God! Ayun, ayun yung ibon mo! Sabi na, nagtatawag siya. Ako ni mo tong camera, dali mo, i-video mo siya. Ayun na. Ay, tinatangay siya ng hangin. Woo! Woo! Ang pangit kasi ng amo mo, hindi kayo naalagaan. Woo! Woo! Hindi talaga siya makababa. Pwede mo si Sparkle. Sabi sa'yo, tama ako, nandyan siya sa maliit na puno. Takbo! Ten. Woo! Woo! Gusto na niyang bumaba eh. Tinangin na naman siya. Ayun, nandun sa puno. Ayun. Ayun, hindi siya makadapo ng maayos. Hala. Woo! Oo. Woo! Gutom na yan, Kuya Eron. Hindi pa yan nakain. Woo! Lika dito! Miss na kita! Ayan na naman! Hinangin na naman siya! Hala! Kunin mo to, dali! Woo! Hirap siya bumaba. Hinahangin siya. Nalulula. Ay na, bumaba na. Woo! Ay, mababa na siya. Woo! Woo! Layo tayo konti. Pwede akong umakit dito, Kuya Eron, para kunin siya. Hindi, layo tayo konti. Oh, mahangin kasi, hindi siya makababa eh. Pakayawa ka mo to. Sparkle! Sparkle! Oh, dali ah! Sparkle! Woo! Woo! Kaya hinawakan ko ng gato si Sparkle para di basta lumipad. Ay, nilipad! Sabi ko sa'yo, ha? Walang magandang may hudulot ang babae.
Ayan, ayan, inaari ko si Sparkle. Kanina pa daw siya anak ng anak sa'yo. Buti nga si Sparkle, bumalik agad eh. Maghapon kang nawala. Simula 6 a.m., di ba? Inaaway kasi siya nung malaking nalang. Ibon. Si Sparkle din, di ba? Basta yung malaking itin. Inaabol siya. Yun nga! Tingnan mo yung pakpak ni Sparkle, ayun oh. Hindi siya makababa. Ayun oh. Alam nyo, kanina pa ako hindi makakain kasi yung itin ko nawawala. Buti pa yung Sparkle. Katabi ko to, laging matulog. Pag natutulog ako, lilipad siya sa akin. Oo. Hindi siya matutulog hanggang di ako tabi. Tapos dito siya natutulog. Mm-mm. So dito sa neck ko. Mm-mm. Tapos pagising ko sa umaga, puro tae ko dito sa dibdib. Si Sparkle din ganon. Pareha sila. Ay, nagtatalo sila. Saan ka nagpunta? Sabi ni Sparkle. Nababae ka na naman. Kaya na eh. Natuloy. Pero Kuya Iron, buti. Nakabalik siya ng buhay eh. Baka mamaya kinain na sa dun. Pugad yun eh. Nakalala lang ako kasi yung pusa. Oo. Ano ko? Ba't nagano'n? Kumuha ako dun. Wala tayong pagkain eh. Oh, ba't ka nakatikim? Nalis ako ni... Alam mo ba? First time niya yun na flight. Oo. Ang tagal niya, no? First time niya na-flight, di pa siya marunong bumaba. Diyan sa aparador, di pa siya marunong bumaba. Mm-mm. Nalalaglag siya diyan. Tapos, mm-mm, dyan. Nauuntog siya dun sa may, ano, sa door ng aparador. Oo. Di pa siya marunong. Pero first time niya na nawala, bumalik pa rin siya. Mm-mm. Pero kung tutusin siya talaga yung sumisipol-sipol kanina, ayun yung ibon, no? Ayun yung malaki. Yung umahabol sa kanya. Oo, ayun yun. Tinuka nga nun si ano, Sparkle. Yun yung disadvantage. Uh-huh. Pag maliit na ibon, maraming predator. Mm. So, habulin sila ng malalaking ano. Mm. Kasi silang dalawa, malaya yan sila, nakabukas ng pinto. Mm. Yung door lagi, itong window. Pero hindi ko sukatakalain, first time siyang lalabas. Mm-mm. Ganun. Kasi si Sparkle, kahit iba to mo, bumabalik. Ayaw lumabas, bumabalik. Mm. Pero siya, first time siya, hindi ko alam, nalaglag yata siya. Parang nalaglag. Nagulat na lang ako, kala ko parang may nauntog, tak 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 tak, dumunan wala. Ah, dun baka nga dito, nalaglag siya dito. Kaya nga eh, natutuwa ako bumalik kasi. Ang kitty na! Parang baby ko to eh. Mm-mm, si Sparkle yan, yung matakaw. Si Sparkle, siya yung, si Sparkle, Bibo siya, siya yung tumatawag kay Wu. Mm-mm. Pag tumatawag siya si Wu, talagang lumalabas. Lumalabas din siya dun sa ano. Kaso lagi silang ano, nagtutukaan na dyan. Eto po, si Sparkle. Nung mapansin nyo, nung dumapo siya, may green na. Green na yung mga tuka niya, sobrang gutom na siguro. Magutinukan. Kumain ng malunggay, ng ano. Ayan, no, gutom na gutom siya, oh. Sabi ni Sparkle, bigyan mo ako! Ang ganda pa naman ng kulay nito, guys. Uh-uh. Blue pale. Mm-hmm. Si Sparkle, guys, bumalik siya. Pero yung pakpak nila parehas, Kuya Aaron, parehas marong may tuka. Ayan, no? Ito yung isa. Oh, si Sparkle may sugat. Tinuka ng ibon. Yung malaki. Pagbaba niya sa akin, pag landing niya, guys, nanginginig yung katawan ni Sparkle. Sabi ko sa inyong dalawa, magpalaki muna kayo. Ha? Mahina pa yung mga buto nyo. Ang daming kalaban sa labas. Kuya Aaron, ganyan kalaki yung ibon nyo, yung lumilipad, tapos ang lawak ng pakpak. Oh, isa-isa lang, mahina kalaban. Pinakamang ito nga palang pagkain nila, ano to, sarili namin minimix ko, tapos sinaloan ko to ng spirulina para malakas sa calcium. Kaya yan, sa sobrang lakas ng calcium, ang lalakas lumipad. Yung isa, nahirapang bumalik. Yung palang, ano nila, formula. Iyan, nangaaway na naman. Yung formula nila, laging may milk. Oo. Yung iba sinasabi na bawal yung milk sa ibon. Pero kasi, kaya bawal yung milk, meron kasing animal fats yun. Uh-uh. Pero yung ginagamit ko, skim milk. Gumagamit ako ng Yakult. Kaya yan, meron siyang live lactobacilli. Probiotics, ayan, ang titibay ng buto, ang lalakas ng pakpak. Kaya mga ibon namin sosyal, mas mayaman pa yung kinakain sa amin. Hindi, ang babango nila, amoy baby. Pagka yung dahil... Amoy niya. Dahil sa Yakult, ang babango nila. Kaya lang, amoy araw ka na, ang bantot, amoy mo. Ang bantot. Yak, baho, amoy tae ng ibon. Hindi natin malaman saan lumusot-lusot to eh. Kailangan...
Kailangan niya ako iyan eh. Paliguan ko muna eh. Ang mahibot na lang. Oh my God. Ba't ganun amoy niya? Kawawa naman. Ay, di ba dumapo siya dun sa may pugad ng ibon? Sa totoo guys, hindi pa kasi siya marunong bumaba. Kaya yung mga ibon nyo, yung mga pinipreflight nyo, mali na ibabato nyo agad sila. Agad di pa sila adult. Kailangan maturuan nyo muna sila bumaba. Kasi ang mga ibon, malulain. Totoo, malulain sila sa heights, sa matataas. Kala mo nakakalipad sila, yes, nakakalipad sila ng pataas, pero hindi na sila makababa. Mm-mm. Hindi mo alam, first time nila yon mapunta sa ganung kataas. Yung isa, oh, yung isa, oo. Oh, pasimple. Ito si Sparkle, ito si Wu. Yan. Magkapatid. Tinapin dyan. Naman kung gaano katagaw yung ibon ko, ano? Ganyan katakaw si yan, Sparkle, guys. Si Sparkle, pag may nakikita niyang kumakain, inaagawan niya lagi. Kaya yan, siya yung pinakamataba. Siya yung pinakamalaki. Mababay ito, guys. Pero sila, malalaya sila. Oo. Balang araw, piniprepare ko sila. Piniprepare ko sila sa wild para pag pinakawalan namin sila, ready sila. Mm-hmm. Kaya yon. So, expected ko na rin na balang araw. Ay! Not in the city. So, wild ko sila pakakawalan. Oo. Pero yung akin, guys, kasi, hindi pa ako ready. Napamahal na sa akin si Sparkle. Si Kuya Aaron, medyo-medyo yan, iniisip na niya na dapat talagang pakawalan sa wild kasi hindi pwedeng palaging nasa atin. Kasi kung magbaband naman daw sa atin yung ibon, pag nakita tayo niyan, kahit matagal na tayo hindi nakikita, pag once na pumunta tayo dun sa wild, dadapo at dadapo daw sa atin. Diba, Kuya Aaron? Kasi alam nyo, guys, yung mga ibon, malaki yung trabaho nila para sa kalikasan. Sila yung nagkakalat ng seed. Mm. Sila yung dahilan ng malaking build-up din ng forest. Kaya, napaka-importante na hindi natin sila pinapatay. Isang reason pala, ba't po sila binili? Kasi gusto kong turuan yung mga bata dun sa pinatubo na yung mga ibon mabubuti. Dapat sila inaalagaan, hindi dapat sila pinapatay o hinahating. So, pag nakita na ng mga bata to, dadaling ko si Don, tuturuan ko sila paano pakainin, yun. So, may encourage sila na mag-alaga rin at huwag barilin yung ibon. Yun. Kasi, ang kinatatakot ko, Kuya Aaron, alam mo kung ano? Oo. Pag once na, na pinawakawalan sa wild, kung biglang dagitin ng malaking ibon. Ang laki ng ibon dun. Yun nga, kaya nga, tinitraining ko sila, at least, sa speed. Kaya, minimake sure ko na kompleto yung vitamins nila, calcium, para hindi aabot yung mga predators sa kanila. Matulin sila, ganun. Kahit maliit sila, matulin. Mm-mm. Tapos, magaling silang lumusot-lusot. Pero nakita nyo naman si Sparkle, lulang-lula. Sparkle! Ay, si Boy! Si Woo! Ang dami kasing ibon ni Kuya Aaron yun. Naduduling na ako sa pangalan. May Moy! May anong pangalan ng dalawa? Eto si Moy! Moy! Hindi ako niyang tutukain. Ayan si Moy. Oh, di ba? Hindi na siya masungit sa akin. Ayan si Moy. Moy, come here, Moy. Kakatail si Moy, di ba? Si Moy. Mabait to eh. Ito mga kakatail, guys. Mahirap silang, mahirap silang paamuin. Totoo yon. Di ba, Kuya Aaron? Oo. Kasi isang amo lang sila bumabase. Swerte mo kung dalawang amo yung kikilalanin niya. Di ba, Kuya? Mm-mm. Kasi ang mga kakatail, masusungit sila. Tsaka sobrang mapili nila sa mga kakasamahin nila. Pero ang bait niya kasi dalawa kami ni Kuya Aaron. Pares niya kami sinasamahan. Pero kapag maingay na siya, nangihingi na siya ng pagkain. Kuya Aaron, ginutom mo. Nangihingi na, oh. Nangihingi yan. Moy! Ayun si Moy. Nako, yan na naman yung isang siba. Ay, sinipa! Si Sparkle, eto, mas ano to, si Losa. Oo, manang-mana sa akin. Kung nakikita niya, binubugbog niya si Moy. Ayun, nakalbo na si Moy, yung dito, tinutuka niya si Moy. Si Sparkle dito sa ulo. Si Woo dito sa buntot. Eto si Sue. Si Sue. Ay, si Sue! Bata pa si Sue. Talagang hindi pa nakakalipad si Sue. Talagang baby pa. Nangihingi na rin ng pagkain. Ayan si Su. Hi Su. Opa yan, opa. Opa, ito nag-gugus Kuya Aaron, ito marunong nang lumipad, nakalipad sa doon, oh. Simula dito sa box hanggang doon. Kaso baby pa rin 'to eh. Ang laki niya, no? Iyan. Si Wu, si Su, si Moy, ito si Goy. Kasi binasik ko yung pangalan nila sa sound nila. Eh. Si Moy kasi dati nung bata yan, baby yan. Ganun yung sound niya.
Tingnan mo. Pero yan, feeling niya, nakakalipad na siya, pero hindi. gusto na rin talaga niyan lumipad, Kuya Aaron. Totoo yun. Ang problema si lang. Goy! Ang sungit niyan. Parang tinawag ko sila, hindi mahirap tawagin. Uh-uh. Kagaya si Wu. Pag kinatawag ko, Woo! Si Sparkle hindi eh. Kilala niya na yung pangalan niya eh. Si Sparkle din. Kilala na. Yan. Oh. Salbahay eh. Yeah, si Sparkle lagi nangaaway yan eh. Silosa kasi yan. Kanina nagmanag. Gusto niya siya lang yung star. Parang naging amo siya lang star. Siyempre naman, hindi ako papayag, di ba? Dapat tayo lang. Hindi dapat sinishare. Ay, ako. Nanunuka ng paa. Ay, Sparkle! Ba't na yung ginagawa mo? Loka ka. Pero kailangan ng kumpaliguan si ano. Ang baho. Kung saan yung nalusot, malamang. Kanina ko pa yung hinahanap, mula umaga, tanghali. May pupuntahan sana kami. Pupunta kami ng race, ng bike race. Hindi tuloy kami, natuloy. Oo. Dahil sa kanya. Yung mga naging kaibigan na namin na nagbabike, yung nagre-racing ng bike, inaantay nila kami, nag-expect sila na dadating kami ngayon. Eh, ang problema nga, yung ibon, importante yung ibon. Hindi natin sila pwedeng iwan. Sorry, promise, babawi kami. Parin. Sorry, babawi kami. Ano na yung binibita-bita mo? Sara na! Oh, dyan na sila. Hindi naman sila lilipad eh. Kasi nakasara na yung ano mo. Tara na. Punta na tayo doon. Kasi may papagawa ako na challenge sa ating dalawa. Ano papagawa na challenge? Wala yung tagal ko. Meron akong naisip na challenge for today's vlog. Dahil gabi na, may naisip akong gawin nating dalawang napakaganda. Ano ang kasubuhan sa akin?